Maingay, mausok at napakaraming tao. Yan ang madalas na impresyon na nakararami sa siyudad ng Maynila. Hindi ito mapagkakailat dahil na rin sa araw-araw na polusyon na dulot ng mga sasakyan. Kaya naman, maraming tao ang nagnanais na makawala sa ganitong sitwasyon. Ngunit, alam nyo ba na sa siyudad na tila imposible magkaroon ng tahimik at payapang lugar, ay matatagpuan ang isang gubat na nakapaloob sa isang siyudad? Ako po si Jairi Liwanag. Halina't samahan niyo akong tuklasin ang natatanging lugar na tinaguri ang huling baga ng Maynila, ang Roseros Park. Pawang lunti ang kulay lamang ang makikita sa lugar. Hindi mo aakalain na ikaw ay nasa gitna ng isang mausok at maingay na lungsod. Yan ang Roseros Park, isang lugar na matatagpuan sa puso ng Maynila. Ito ay katangi-tangi sapagkat ito na lamang ang tanging surviving urban forest sa lungsod kung saan makalalanghap ng malinis at sariwang hangin. Ang Roseros Park ay matatagpuan sa tabi ng Ilog Pasig at LRT Central Station. Ito ay binubuo ng humigit kumulang na 2 hektaryang lupain. Ibinenta ito sa Maynila noong 1992 sa noong alkalde na si Mayor Alfredo Lim. Nabili naman ito sa halagang 60 milyon pesos at ngayon ay nagsisilbing urban forest sa lungsod. Isa si Regine Mengeta sa mga bumisita sa naturang parke para sa tree planting at nagbahagi ito ng kanyang mensahe para sa mga gustong bumisita rito. Actually, people don't know so much about Roseros Park. What they knew is that other wildlife park, but this one is the only place that we must disseminate information regarding this one because many of the people here in Manila don't know about this. It is very important for the future that we will leave this earth with a legacy. In your own page or your FB, please disseminate information regarding this one that we have like this in the city of Manila, who is so crowded already and then so polluted already, and yet we have this park here. So I wish that all students will come here. Please visit this place, and I wish that you too will have your own group, and then you will also build your own like this one, tree planting. Ang Roseros Park ay tinaguri ang huling baga ng Maynila dahil ito na lamang ang natitirang gubat na nananatiling buhay sa loob ng 3 siglo sa lungsod. Ito rin ay sinasabing tahanan ng iba't ibang uri ng puno at hayop na hanggang ngayon ay patuloy na naninirahan dito. Ngunit sa kasawiang palad, dahilan na rin ng kapabayaan, 70% ng mga puno dito ay pinutol upang magbigay daan sa mga itinayong infrastruktura ng gobyerno. Ang natitirang parte naman ay kasalukuyang pinangangalagaan hanggang sa ngayon. Swerte ako nakapanayam ang tagapangalaga ng Roseros Park na si Mang Tony Magno na halos 7 taon nang nangangalaga sa mga puno dito. Nagkwento ito tungkol sa Roseros Park at sa kahalagahan ng mga puno sa buhay ng tao. This is the last remaining lungs of the city of Manila kasi dito may aggregation ng mga trees. Kumpul-kumpul sila. Nakikita pa sa satellite. Sa ibang lugar, hindi naman makikita ang greens kasi kalat na wala na. Wala na mga puno. Ito na lang talagang grupo sila. Kailangan ng urban forest in every city para the people can have will have the space to breathe, to enjoy the greens. Kasi kung makikita palaga yung mga jungle, yung concrete jungle, stressful eh, tsaka mainit. Pagpasok mo dito, kita mo na agad ang klima eh. Halos kalahati eh, malamig, di ba? Tsaka talagang dapat, hindi mapawala ang forest sa buhay natin. Part and parcel natin yan. Sabi nga nung kanina, kung wala ang forest, wala din tayo. Yung mga ninuno natin, ang primitibo pa sila, hindi pa sila civilized. Saan sila nagpipel sa forest, di ba? Yung mga prutas ng forest, yung mga hayop, di ba? Eh lahat niya nagtatrive because of the trees, the forest. Kaya pati ng buhay natin to is part of the universal mind.
Ang Arroceros Park ay isang lugar na bigay sa atin ng inang kalikasan. Nasa gitna man ito ng isang syudad, patuloy pa rin ang paghinga nito para sa mga taong gustong makalanghap ng malinis at sariwang hangin. Ang huling baga ng Maynila ay patunay na may pag-asang maaaring sumibol sa gitna ng isang syudad. Sa ngayon, ang Arroceros Park ay nasa pangangalaga na muli ng Winner Foundation at Manila City Government. Umaasa ang nakararami na sa tulong ng mga NGOs, mga paaralan at pampublikong institusyon na mas lalo pang mapangangalagaan ang tinaguriang huling baga ng Maynila, ang Arroceros Park. Muli, ako nga po pala si Jaira Liwanag at ito ang mga kwento sa syudad.